Ito mga kahabi, exposed sa ano to, exposed sa araw, tapos sa ulan yan kasi walang cover to eh. Yan, binigyan ko sila ng pagkain. Magandang araw mga kahabi. Mga kahabi, ngayong araw nito, pag-usapan natin kung masama ba talaga ang ano, ang ulan sa ating mga gabi. Ngayon, napansin nyo, tag-ulan na mga kahabi. Talagang mga gabi natin, masyadong ano sila ngayon, sa ulan. Saka yung pag-usapan natin yung acid rain mga kahabi, may epekto ba talaga sa isda natin? So, paano mga kahabi? Let's go! Ito mga kahabi, oh. Ito yung reptab natin ng Black Mosco mga kahabi. Ito mga kahabi, exposed sa ano to, exposed sa araw, tapos sa ulan yan kasi walang cover to eh. Yan, binigyan ko sila ng pagkain. Pero masisigla naman sila mga kahabi. Yan. Yan, uulanan na lang uulanan yan. Pero tingnan nyo, wala naman nagkakasakit mga kahabi. Yan. Tapos yung ano mga kahabi, yung sinasabing acid rain, yun, kung may epekto ba talaga sa reptab natin. Kasi ngayon mga kahabi, tag-ulan na. Kumbaga yung acid na naipon sa atmosphere natin, wala na yun mga kahabi, na hugasan na yun, hugas na yung ano na yun. Kaya yung ano, yung ulan natin na ano, hindi na nakakasama yan. Ngayon, na nakakasama ngayon dyan, yung temperature. Yan, yung sobrang lamig ng tubig, dun sila magkakasakit. Kakaroon na ng white spot yung mga ano natin, yung alaga natin. Tapos, pansinin nyo itong reptab na to kasi mga kahabi. Malalim yan mga kahabi. Kaya ngayon, siguro mga ano to, palagyan na natin mga 14 to 16 inches siguro ang lalim nito mga kahabi. Ngayon mga kahabi, yan, pinakain ko kasi sila, binigyan ko, kaya tingnan nyo. Yan sila, kain nila yung pellet na binigay ko. Yan, pero pag walang nakita ng ano yung mga kahabi, nasa ilalim yan sila. Kasi sa ilalim nito mga kahabi, iba din yung temperature dyan mga kahabi. Kaya madalas itong mga to, pag malamig, nasa baba din sila. Pag mainit, ganun din mga kahabi, nasa baba din yung mga yan. Yan, pasinin nyo mga kahabi, oh. Wala pa kaming na-experience na nagkasakit dyan. Pero exposed siya mga reptab natin, mga kahabi. Exposed sa ulan, init. Nangyayari naman dyan, mga kahabi, pag mainit, mainit yung itong sa ibabaw na ano, madalas siya, nasa baba naman sila, mga kahabi. Doon sila sa ano na temperature na ano nila, kaya nila. Kaya kung ano, mababaw o ano yung reptab nyo, madalas kasi, pag mababaw ang reptab o konti lang ang tubig, madali kagad iinit yung tubig nyo o lalamig kagad yung tubig nyo. Kaya malaking ano din na malalim yung reptab natin. Pero pag grow out talaga, maganda talaga mababaw lang ang reptab natin o lagayan, grow out tank, mababaw na malapad. Yan ang mas maganda sa ano. Pero kasi dito sa experience namin, yan, tingnan nyo kasi ang ano namin. Yan, madalas siya, naka ano lang sila. Yan. Yan, exposed lang sila sa araw. Tingnan nyo, bigyan natin ng pellet yan mga kahabi. Ha. Ang madalas lang na magiging sakit ng isda natin, pag ganitong malamig ang panahon, yung white spot. Yan. Yan sa albino pool white mga kahabi. Yan sila. Yan yung mga ano natin mga kahabi. Yan, albino platinum white. Yan, kahit umulan, umuaraw. Yan, okay lang yan mga kahabi. Ito mga kinapakain ko. Okay ko to mga kahabi. Na pellet. Yan sila, dyan.
Natural breeding lang kasi ginagawa namin dito sa iba, mga kahabi. Itong ano. Pero madalas, yung mga kal dito, nandun, iba, inaalis na namin. Tapos yung mga iba naman na sobrang male, nilagay na rin namin dun sa, ano. Dami kasing male eh. Yan. Kaya mga kahabi, pansinin nyo din yung ano namin dun. Yun yung mga aquarium na yun, mga kahabi. Pag binalik namin yan dito sa ano, sa ulanan, nagkakasakit naman sila, mga kahabi. Parang naninibago talaga sa temperature. Yan, pasinin nyo yung mga reptile natin, mga kahabi. Yan, nauulanan yan mga yan. Pero wala nagkakasakit yan, mga kahabi. Yan. Ito yung ano natin. HB pastel. Yung tuxedo natin, mga kahabi. Kumunti na. Kasi marami naghahanap sa atin eh. Iba hindi natin mahindihan eh. Kaya natira dito karamihan mga fry na lang, mga kahabi. Pero marami pa rin naman kahit pa paano. Yan ang palakihin natin ulit. Tapos ito yung aquarium natin ng Severo, mga kahabi. Ito, kung napansin nyo dito, mga kahabi, may takip. Kasi natutuluan ng ulan yan dyan, mga kahabi. Ngayon, yung Severo natin, mga kahabi, nagkaroon ng white spot. Sa sobrang lamig na rin siguro ng tubig. Kaya nagka-white spot sila. Dito ko sila ginamot sa 10 gallons na to. Yan, nilagyan ko ng methylene blue. Tapos nilagyan ko ng 3 kutsarang asin, mga kahabi. Kaso talagang hindi ko naagapan yung ano, mga kahabi. May 3 tayong ano, nadeds. Ngayon talaga dito sa labas, mga kahabi, nalalamigan pa rin sila. Kaya ginawa ko, pinasok ko sila dun sa 75, nilagay ko sila dun sa may Oscar. Ito na sila, mga kahabi, pinasok ko na sila. Napansin nyo, sira na yung mga dorsal fin tsaka yung mga tail nila. Pero yung iba okay na, mga kahabi. Yan. Di ko muna nilagyan ng methylene blue. Asin palang nilagay ko para medyo makita nyo pa. Wala tayong heater, mga kahabi. Pero kung may heater tayo, pwede natin itaas yung temperature natin dito, mga kahabi. Gawin natin mga 32 degrees, mga kahabi. Yan, kung di pa kaya, baka medyo itaas sana na. Kaso wala nga, kaya inawa ko, pinasok ko dito sa loob. Alin pa isa, mga kahabi. Yan. Yung ginagawa ko ganito, mga kahabi, kasi hindi natin naagapan yung ano, yung 3 talaga. Kanina, hindi ko kasi napakita sa inyo, mga kahabi. Nag-init ako ng tubig, tapos nilagay ko sa garapon. Binabad ko dito para lang manok agad yung temperature na ito. Ayan, mga kahabi. Update ko na lang kayo dito, mga kahabi, kung makasurvive pa talaga sila. May isa medyo malala pa isa. Pero nalagasan na tayo ng 3. Yan ang mas ano ngayon sa lamig, mga kahabi. Lalo na pag hindi sanay sa malamig na temperature yung mga isda. Yan, madalas na magiging sakit ng isda natin, white spot. Kasi mahirap ngayon pumunta sa pet shop, mga kahabi, kaya hindi tayo makabili ng mga e-cure, yung anti-white spot na gamot, mga kahabi, kaya puro ano muna ginagamot natin. Hirap pa kasi mag-commute dito sa amin. Yan. Yan, kaya talaga, mga kahabi, sa experience namin, mga kahabi, hindi talaga nakakasama ang ulan, mga kahabi. Ang nakakasama talaga yung temperature natin na sobrang lamig, sobrang init, na hindi na makaya ng isda. Yan, napansin niya, mga kahabi. Ito yung mga natira na lang sa ano natin, mga kahabi. Full gold, pero wala na, mga kahabi. Sablay na yung mga nilalabas. Kaya kuha tayo ng mga ano dyan. Ayun na lang, medyo maganda, oh. Kaya ito, inalagaan na lang namin to, hindi na namin to binibenta, mga kahabi. Yan. Yan, experience namin, mga kahabi, hindi nakakasama ang ulan. Ang temperature ang nakakasama sa atin. Sa mga isda pala natin, mga kahabi. Yan.
Yan, tingnan nyo mga kahabi, oh, pura ano yan. Pero wala nagkakasakit dyan na white spot o ano man. Dun sa severum natin na nanibago talaga sa lamig ng tubig, yun pang nagka white spot ginagamot natin. Pero itong mga gapi natin mga kahabi, yan. Ito, sa may tuxedo tiger natin, konti na lang yan kasi wala na yung mga kahabi, yung dami natin mga in-out kasi. AFR, ganun din. Kahit pa paano, naaagad mga kahabi, mga chubby size pa lang nakukuha na. Yan. Pero nandun sa rep yung ibang male niyan. Yan, puro fly na lang halos to. Ito yung ibang fry ng AFR mga kahabi, yun, ang inuha ko. Nilagay ko sila dito sa tank ng ano natin, ng snail na bulastra. Ayan, dami na rin yung mga anak ko. Ayan mga kahabi, yung tank setup natin, yung mga gapi. Ayan, wala naman nagkakaproblema dyan mga kahabi. Ayan. Sanay na sila sa ganitong temperature ng tubig. Yan, kahit yung goldfish natin na pearl scale yun, kumpleto pa rin. Yan. Kaya ang nakakasama talaga sa mga gapi natin mga kahabi, yung bigla ang paglamig ng temperature at pag-init. Tapos wala, ano sila, wala silang mataguan doon na yung temperature na ano lang nila, tama sa katawan nila. Kaya doon sila nagkakasakit mga kahabi hanggang sa ano, namamatay na sila. Paano hanggang sa muli mga kahabi? Maraming salamat. Comment nyo mga kahabi kung anong na-experience nyo sa ulan. At kung anong ginawa nyo, na-survive nyo ba yung mga isda nyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. I-click yung notification bell para sa mga upcoming videos natin. Paki-like, paki-share. Maraming salamat.